Hello, magandang araw sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong grandmamala. Ngayon, magluluto tayo ng palarusdos. Sa iba, ang tawag nila sampelot or para mas madali, ginataang halo-halo. Kasi marami siyang sangkap. Ito ang ating mga gagamitin para sa ating ginataang bilo-bilo. Or palarusdos or sampelo. Isang 1 can of langka. Yan, bali kinat ko na siya ng maliliit. Kamote or sweet potato ang ginamit ko. Saba. Ito saging. Pre-cook na yan. Bali, nabili ko sa Asian store. Ayan. Steamed banana. Tapos, gagamit din tayo ng coconut milk. 1 liter. Lalagyan ko siya ng condense. 1 can. Tapos, wala akong sago or tapioca pearl. Kaya ito na lang lalagay ko ang coconut string or makapuno. Ito, 1/2 cup sugar. Ngayon, ayan yung ating bilo-bilo. Gumawa ako ng purple at saka puti. Ayan. Meron akong video, pinakita ko kung paano ginawa ang bilo-bilo. Ito nga po pala sa coconut milk. Yan, pagka binuksan ninyo, makikita nyo diyan yung top niya. Cream yung namumuo. So yung namumuo na yon, yung buong coconut cream, i-separate ko siya para ilalagay ko siya sa later na. Then yung light na cream, light na milk, yun yung aking unang ipangluluto natin dito sa ating langka. Okay, mag-start na po tayo. Papakita ko lang sa inyo kung paano ginawa ko doon sa ating gata. Ayun, ayan. Ito yung pinaka nasa top niya. Iyan yung malapot na. Kung nasa Pilipinas tayo, iyan ang tinatawag na kakang gata, yung unang piga. Tapos ito yung kanyang yung nasa ilalim niya, yung light na cream. Ayun. Ngayon, kaon na siya, iluluto ko dyan yung langka. Nakasalang na yung ating light na coconut milk. Ilalagay ko na itong langka. Hintayin lang natin siyang makuluan dyan hanggang sa lumabas yung kanyang lasa. Nakalimutan ko pong idagdag. Naglalagay din po pala ako ng pandan. Ayan. 2 dahon ng pandan sasama kung pakukulaan sa langka. Ayan. Hahalu-haluin natin. Bali, yung nanday dito pa lang po, gata, yung light na gata, at saka yung ating langka. Ayan. Amoy na amoy ko na yung lasa nung yung langka. Maaamoy niyo na yung langka. Yun naman pong pandan, meron kayong option, pwedeng wala, pwedeng meron. Kaya lang yung kasing pandan nagdadagdag din ng ng lasa. Pagka nga sa kanin, ilagay niyo yan ang bango-bango ng kanin. Tatanda ko sa Pilipinas meron kaming tanim. May tanim kami. Alam niyo yung yung pinatapunan ng tubig. Lalagay si nanay doon ng yung ugat lang niyan tutubo na. Ayan, nakuluan na ang ating langka at ang pandan. Siguro meron 10 minutes ko siya pinakuluan. Ngayon, pwede tayo magtagtag ng mga pansahog niya. Lagay ko na ang kamote. Ang kamote ko. Kasi yung recipe na ito, naalala ko nung ando pa ako sa employer ko, nung nagki-caregiver pa ako,
election year namin yan sa kanya. Natikman niya yan. At talaga namang madala siya nagpapaluto niyan. Tapos, sa kanya, siya yung, yun nga, nagustuhan niya lalagyan ng kaong. Sa atin, normally, kamote lang at saka langka, sago. Pero siya gusto niya mas maraming sahog. Kaya yun, nilalagyan namin siya ng kaong, yung makapuno. At talagang gustong-gusto niya. Dinadala niya yung sahog, pinatitikman doon sa kanya mga kasama sa trabaho. Yun, itayin lang nating maluto itong kamote. Yung saging, pwede ko nang siyang ihuhuli ko na siya kasi luto na siya. Yun nga yung nabili ko na kasi steam saba. Yan, hahaluin natin paminsan-minsan. Itayin ko lang ma-half cook yung kamote. Then pwede nang ilagay yung ating bilu-bilu. Oh, medyo ano pa, hindi pa, tigas pa. Dagdag ko lang din po pala, mayroon akong isinave dito na 2 tablespoon ng glutinous flour. Pagka hindi enough sa akin yung lakot ng ating bilo-bilo, tutunawin ko siya sa tubig at idadagdag natin siya dito sa bilo-bilo para lumapot yung kanyang sabaw. Yun lang po. Okay, check uli natin. Okay na po. Okay na ang ating kamote. Ready to put na yung ating bilo-bilo. Bilo-bilo naman, pagka lumutang na siya, sabihin, luto na. Black pork. Yung milk nila laging merong sago or pork. Tapioca pork. Ah, ang ganda ng kulay. Madali lang siyang iluto kasi pagka na-prepare na lahat yung kanyang ingredients sa mga sangkap, lagay na lang tayo ng lagay dyan sa ating pan, pot. Medyo matagal na lang yung preparasyon, yung pagkakat ng mga sahog at saka yan, yung paggawa niyang bilo-bilo. Ang tawag namin dyan biroke. Biroke sa aming mga Tagalog Kapampangan. Ang alam ko, yung kakanggata, yung heavy cream kaya tsaka sugar, hindi agad inilalagay kasi nagpapatagal daw pa sa pagluluto ng mga sangkap dahil na doon sa yung sweetness saka yung heavy cream, matagal daw bago maluto. Lutong-luto na yung ating kamote. Hintayin na lang natin maluto yung ating biroke. Biroke nga pala ang tawag yan Yung bilog-bilog na yun ang tawag biroke. Ewan ko kung alam ninyo yung biroke. Pero sa amin yan, biroke tawag dyan. Ayan, lumalapot na yung sabaw niya. Pwede ko nang ilagay yung ating saging na pre-cook na. Isang pack yung aking banana na yan, ang saba. Isang pack yung inilagay ko na yan, 1 pound. Yun, lalagay ko na itong kakanggata o yung heavy cream. Natin siyang kuluan. Ah, sarap lang yan, see? Kaya hindi ko nilagyan ng tubig. Ang pinakasabaw niya yung gata. Ah, sarap lang ang ating ginataan or pala rustus
ginataan, bilo-bilo, or sa inyong pawa, sampelo. Ngayon, intayin lang natin siyang kumulo. Kunin ko yung ano, ilalagay ko na rin yung ating makapuno bago ko siya lagyan ng sugar. Makapuno at saka yung condensed milk. Ayan, naka medium low heat lang yung ating apoy. Yung ating medium low heat lang siya. Halu-haluin nyo mapara hindi dumikit sa ilalim. Pwede na siya doon sa low heat kasi luto naman na lahat yung ingredients. Tingnan natin yung makapuno. Ayan, that makes this one special. And then, yung ating condensed milk. Hindi ko pa po siya nilalagyan ng sugar. Kasi, iaano natin sa yung magiging tamis niya na no, may makapuno at saka condensed milk. Kasi yung makapuno, may sugar na siyang kasama. And then, yung pang condensed milk. Ay ka, sarap lang ni Re. Manyaman. Isa rin to sa paborito ng aking mga anak. Hindi nila masyadong namimiss yung pagkain ng Pinoy kasi pagka ni-request nila talagang I'm trying my best to to cook all the food they want. Yan yung yan yung nanay . Kasarap lang. Tikman natin. Wala pa siyang asukal. Kasi hindi ko na siya lalagyan ng ng pampalapot kasi yan nakita ninyo. Tik na yung kanya sauce. So yung isinave kong flour, glutinous flour, hindi ko na ilalagay. Aba, kahit pala wala ng sugar. Patikman mo nga. Hindi kasi ako masyadong matamis . Hindi masyadong matamis ang timpla ko. Alin ang gusto mo sangkap? Kamote, bilo-bilo, lahat. Ayan. Yung aking taga-tikim, si Papalo. Baka na mainit yan. Okay na itames. No need to add sugar. Okay, hindi na daw kailangang dagdagan ng sugar. Perfect na ang lasa. Very good. Pati yung kamote niya, tamang-tama yung luto. Hindi masyadong malambot. Kaya gusto kong ginagamit yung sweet potato. May siya . May kunat. Makunat yung sweet potato kumpara dun sa yung orange. Yung orange kasi matubyad. Alam niyo yung matubyad, yung parang watery siya. Tapos itong sweet potato talagang may sweetness. Ayan na po yung ating bilo-bilo. Ginataang bilo-bilo or Palarusdos sa Tagalog, Sampelot sa Kapampangan. And then for you to easy to remember, this is ginataang bilo-bilo or ginataang halo-halo. Sana po nagustuhan ninyo itong ating recipe. Ang special na kakaning Pinoy. Lang itsura ko. Wala na yung lipstick. Katatapos ko lang ng tanghalian. Ito, hindi kompleto ang video ko, ang cooking video, kung wala ang tiki man time. Kaya lang, konti lang ito dahil katatapos ko lang ng lunch ni Grandmama.
So, ito lang, pakita ko. Ayan, makikita ninyo ang lahat ng ingredients. Ayan, yung langka, ang shredded young coconut or makapuno, yung white na bilo-bilo or biroke, banana at ang yam. Ito yung purple. Tinantikman. Bali, ang inilagay ko lang condensed milk is half, kalahati lang ng can. And then, yung shredded coconut, kalahati lang. Bali, yun lang yung nagpatamis dun sa ating ginataang bilo-bilo. Di ko na siya nilagay ng asukal kasi masyado nang tatamis. Yung laki ng ating biroke, tamang-tama lang. Minsan kasi pag masyadong malaki, ang hirap niyang kainin. So, itong size na to, that's good enough. Itong luto. Malambot hanggang gitna. Sarap. Tapos yung banana, kaya gusto ko yung saba. Kahit naluto na siya, firm pa rin siya. Makunat. Masarap siya. Kesa dun sa ibang saging na nabibili dito. Pag na sobrang sa luto, nalulusaw. Then, umaasim yung ginataan. Kaya mas mainam, ilalagay ninyo yung saba. Ayan, sarap. Buti hindi ko nilagay yung aking pearl na niluto. Black pearl. Kung hindi, iitim yung sauce nung ating ginataan. Sarap. Okay. Kasamuli po, maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panonood ng aking cooking videos. Muli, huwag niyo po kakalimutan mag-like, share, and subscribe. Subscribe sa aking channel. Ito ang inyong grandmama lang, nagsasabing have a happy and healthy life, everyone. Bye-bye!